Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. Kung ang hanap mo ay mga learning resources, nandito yan lahat sa Learning Pal. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang notification bell ng ating YouTube channel para updated tayo po may mga bagong videos. Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. At ngayon po ay i-share ko po sa inyo kung paano po makapag-upload ng PowerPoint presentation, PDF file, at Microsoft Excel or Google Sheet sa ating Canva. So, bago po ang lahat, teachers, so don't forget po to like and subscribe po sa ating channel para updated po tayo kapag meron po mga learning videos at tutorials dito po sa Learning Pal. So, mag-start na po tayo. So, una po is magbukas po tayo ng ating internet browser. At i-type po natin ang Canva. And then, piliin po natin itong Canva para po makapasok po tayo sa ating homepage dito po sa ating profile sa Canva. So, ano po ang Canva, teachers? So, ang Canva po ay isang online design and publishing tool na very powerful dahil pwede po natin ma-edit ang ating mga pictures, ang ating mga documents, ang ating mga presentation, or even ating videos. At ngayon po, mas pinalakas po siya at mas pinaganda dahil pwede na po natin ma-upload yung ating napakaraming PowerPoint presentation at ma-edit po dito sa Canva. So, paano po natin gagawin yung teachers? So, pag nakapasa po tayo sa Canva, ito po yung ating profile, tayo po ay mag-create ng design. So, i-click po natin tong create design sa may kanang taas sa bahagi po. So, click po natin mga suggested na type ng document or files na pwede natin magawa sa Canva. Since tayo po ay mag-upload ng document, punta po tayo sa pinakababa at hanapin po natin itong import file. So, click po natin yung import file, teachers, at hanapin po natin sa ating computer yung file na gusto po natin buksan at i-edit dito po sa Canva. So, hanapin ko lang po sa akin, teachers. So, let's say ito pong aking PowerPoint na ginamit sa aking lesson. Click ko po yan. So, kapag meron na pong mark yung document, and then click po natin itong open. So, hintayin lang po natin mag-loading habang hinahanap po yung ating file. So, ito po yung teachers. So, hintayin lang po natin ma-upload yung ating file. Ang example po natin itong PowerPoint presentation. So, tapos na po ma-upload, teachers. So, click na po natin tong na-upload na PowerPoint dahil meron pong symbol na PPTX. Okay po? So, click po natin siya, teachers. Then, check po natin kung ano po yung kanyang itsura dito po sa ating Canva. So, ito po yung aking PowerPoint. So, meron lang pong changes sa size ng ating mga font, ng ating letters. But still, makikita po natin na nakahiwalay pa rin po yung mga pictures dito po sa ating PowerPoint na na-upload dito po sa Canva. So, po yan po yung aking PowerPoint presentation. So, konting arrangement na lang po at adjust. Then, pwede po tayo magdagdag ng mga GIFs or images galing po mismo dito sa Canva or even po apalitan yung ating document ng sa background or sa colors po. Okay, so napakaganda po, teachers, dahil halos wala naman pong pinagbago yung ating PowerPoint presentation na in-upload po dito sa Canva. Okay, so next naman po is mag-upload naman po tayo ng ating PDF file. So, bakla po tayo, teachers. Punta po tayo sa home ulit. And then, same procedure lang po
katulad po dun sa pag-upload po ng PowerPoint, click nyo lang po itong create design, and then sa baba po, punta po sa baba, click nyo po itong import file. So kukunin po natin yung file sa ating documents or sa ating computer. Then hanapin nyo po yung file na gusto nyo kunin, pwede pong PDF file, pwede rin pong Microsoft Excel or Google Sheet. Then click na po natin PDF file, itong module, then click open. So hintayin lang po rin natin ulit na mag-upload po dito po sa ating Canva. So ito po ay medyo matagal kasi ito po ay isang PDF file na module na ginagamit po natin sa ating klase. So tignan po natin, teachers, kung ano po yung kanyang itsura kapag na-upload po tayo ng PDF file dito po sa Canva. So ready na po yung ating document. So again, pwede po tayo mag-upload ng PowerPoint, PDF, at ng Microsoft Excel. So kung okay na po, pwede na po natin i-click. Ayan na po, lumabas na po yung kanyang itsura. Click po natin, teachers. So ayan na po. So napakaganda po kasi pwede po natin siya ma-edit po dito sa ating Canva. So nakahiwalay po yung mga pictures at mga words at design po dito sa Canva. So yun lang po, teachers. So sana nakatulong po itong video na to para po matuto po tayo kung paano po mag-upload ng PowerPoint, ng Excel at PDF file dito po sa Canva. So sana po ay makatulong po ito sa inyo, teachers. So don't forget po to subscribe and like this video po, teachers. At you can visit po my website for more learning resources and PowerPoint presentation. Teachers, kung kayo po ay naghahanap ng mga PowerPoint game templates na gusto nyo pong gamitin sa inyong classroom observation or demonstration teaching, ay panoorin nyo po itong susunod na video.